Sa ibang bansa po, mayroon po isang sikat na folklore or kwentong bayan. Sikat po ito dahil maraming bansa na may kanyang-kanyang version nito. Ang gagamitin ko po yung version ng England. Ang title po nito ay yung 12 Men of Gotham. 12 Men of Gotham. Ang kwento po nito, mayroon pong 12 lalaki na nag-fishing. Fishing po, meron sila yung ginamit yung fishing rod ba yun or fishing pole. Nagpunta po sila sa lake, sa lawa, at sila po ay nangisda doon. At matapos po sila mangisda, pagdating po nung hapon, sila po ay pauwi na. Kaya lang po sabi nila sa sarili nila, check muna natin kung kompleto tayo bago tayo umuwi. Kaya ganun nga po ang ginawa nila, binilang ng isa. Sabi niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay! Sabi niya, 11, ako, kulang tayo. Nasaan yung isa? So, kinakabahan na sila. So, nag-volunteer din yung isa. Sabi niya, o sige, bilangin natin. Dapat 12 tayo eh. Binilang din niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naku, 11 na naman sila. Kung napansin niyo po, kaya hindi sila makompleto kasi hindi nila binibilang yung kanilang sarili. Ganon din po, yung pangatlo, nag-assign na sila. O sige, ikaw nga, itry mo, bilangin mo ulit kung talagang 11 lang tayo. Sinubukan din niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naku, 11 nga. So sa sobrang kaba nila, umikot ulit sila sa lawa kasi baka raw nalunod na yung isang kasamahan nila, hinanap nila dun sa lawa. Hanggang sa meron pong isang napadaan na isang lalaki doon, na taga roon. Isang lalaki na taga roon, napansin niya parang aligagang-aligaga yung mga lalaki doon, dinatnan niya. Mga kapatid, bakit ba kayo parang may problema? Ano ba ang hinahanap niyo? Sabi niya noon, kasi po, nawawala po yung isang kasamahan namin. Kasi nagpunta po kami dito, nangisda kami, 12 po kami. Kaya lang ngayon po kaming uuwi na ay 11 na lang kami, hindi po namin makita yung isang kasamahan namin. Ah, ganun ba? O sige, kapag ba nakita ko yung isang kasamahan nyo, ano yung bibigay nyo sa akin? Naku po, sige po, pag nakita nyo isang kasamahan namin, bibigay namin sa inyo yung mga pera namin. So sabi niya ganun. O sige, pinatawag niya lahat. Sabi niya, o sige, pumunta kayo lahat dito. Sige, hanapin natin ha, bibilangin ko ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12 kayo, hindi ba? So, naging natuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa. Oo nga, no, 12 tayo. So, yan. Ang ginawa nga po ng mga lalaki, binigay din po nila yung kanilang mga pera. Isa-isa rin sila nagbigay. O, sige, ikaw muna. Una, isa, dalawa. Hanggang sa pagdating po doon sa 12. Ay, oo nga. 12 nga tayo, kompleto. Sige, maraming salamat po. Siyempre, yung taga doon, umalis siya, marami siyang pera, masaya siya. At yung 12 lalaki po, masaya din naman sila. Kasi nga nakita nila isang kasamahan nila. Pero siyempre, binigyan nila yung kanilang pera. At alam niyo po sa ating buhay, minsan po ganyan po tayo. Ganyan po tayo, hindi natin makita yung ating sarili, masyado po tayo nakafocus sa ating kapwa, hindi po ba? Hindi natin makita ang ating sarili, masyado tayo nakafocus sa ating kapwa. Tulad na lang po nung halimbawa natin sa Ebanghelyo. Actually, ito po yung nangyari dun sa lalaki. Hindi po ba? Pinatawad po siya nung kanyang master sa kanyang utang, pero parang hindi niya na nakita yun. Nakalimutan na niya. Nung dumating na yung kasamahan niya na may utang sa kanya, yun ang nakita niya. Dun siya nag-focus. Hindi po ba? Ang mas nakita niya yung kasalanan ng kapwa niya, pero yung kasalanan niya na pinatawad ng kanyang amo, nakalimutan na niya, hindi na niya nakita. Sa ating pong buhay, may pagkakataon po, ganyan po tayo, hindi po ba? Napakasama mang aminin, napakasakit mang aminin, pero minsan po, ganyan po talaga ang nangyayari sa atin. Minsan po, masyado po tayo nakafocus sa ating kapwa. Hindi po ba? May pagkakataon, mas nakikita natin yung mali ng ating kapwa. May mga pagkakataon po, mas nakikita natin yung kasalanan ng ating kapwa. At sana po mag-ingat po tayo kasi pag ganyan po naging habit po natin sa buhay, ano ba ang pinaka nagiging epekto po nito? Ang pinaka nagiging epekto po niyan ay tulad po dun sa kwento natin. Hindi na po natin nakikita yung ating sarili. Hindi po ba? Kasi pag puro mali ng iba ang nakikita mo, ay, sila yung may mali, ako wala akong mali. Pag nakikita po natin yung mga kasalanan ng ibang tao, sila yung makasalanan, ako yung hindi makasalanan.
Hindi po ba ganyan ang nagiging epekto niyan? Pag masyado po tayo nagpo-focus sa mali ng ibang tao, tayo po'y nagiging malinis, tayo nagiging tama, tayo nagiging perpekto. Hindi na po natin nakikita ang ating sarili. Kaya sa ating buhay, ito po sana ang suriin natin. Kasi po baka matulad po tayo dun sa 12 lalaki dun sa ating kwento. Kapag po tayo ay masyadong nagpo-focus sa ibang tao, puro mali ng ibang tao nakikita natin, puro kahinaan ng ibang tao, puro kasalanan ng ibang tao, hindi na po natin nakikita yung sarili natin. Para po tayong naloloko, kala natin ay perfect na tayo, kala natin ay wala na tayong maling ginagawa. Kaya sa banal na misa pong ito, ito pong ating pagnilayan sa ating buhay. Huwag po sana tayong matulad dun sa 12 lalaki. Kasi po ganyan din po yung nangyari dito po sa ating ebanghelyo. Bagkus po, sa halip po na mag-focus po tayo sa ibang tao, mas mag-focus po sana tayo sa ating sarili. Yan po ang panawagan ngayong Lenten season, hindi po ba? Ang pagsusuri ng ating sarili. Dahil po pag mas nag-focus po tayo sa ating sarili, mas makikita po natin kung gaano po kabuti ang Diyos sa ating buhay. Hindi po ba? Kung magpo-focus po tayo sa ating mga kahinaan, makikita natin na sa kabila ng ating kahinaan, tayo'y laging tinutulungan ng ating Diyos. Hindi po ba? Kung magpo-focus po tayo dun sa ating mga kasalanan, makikita po natin na sa kabila ng ating mga kasalanan, ay tayo ay pinapatawad ng ating Diyos. Kung mas magpo-focus po tayo sa ating sarili, sa pagsusuri sa ating sarili, makikita po natin kung gaano po ipinapamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa ating buhay. At pag ang buhay po natin, ang isip natin, napuno na po ng kapatawaran ng ating Panginoon, ang ating buhay napuno ng pag-ibig ng ating Panginoon, ang ating isip napuno ng kanyang kabutihan, ng kanyang pagmamahal, sana din po, yan din yung maibahagi na natin sa ating kapwa. Hindi po ba? Sana yan na rin yung maibahagi natin sa ating kapwa. Sa halip na po isipin natin yung kasalanan ng iba, ang isipin na po natin yung pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Yung papapatawad na ibinibigay sa atin ng Diyos na sana ang maibahagi na natin sa iba. Hindi po ba? Kaya sana po ngayong Lenten season, ito po ang panawagan sa bawat isa sa atin. Sa ating pong pasusuri, sa ating mga sarili, sa ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan, sana po ipagnilayan din po natin yung iba yung pagmamahal ng ating Diyos sa ating buhay. Kung gaano po siya kumikilos sa ating buhay, kung gaano po niya ibinibigay sa atin ang pagmamahal niya. At nang sa gayon po, pag ito na po ang mapuno sa ating buhay, yung po kanyang kabutihan, yung kanyang kapatawaran, yung kanyang pagmamahal, ito na rin po sana ang maibahagi natin sa ating kapwa. Hindi po ba? Mas mag-focus po tayo sa ating sarili at sa pagmamahal ng Diyos po. At nang sa gayon po, pag ito ang napuno po sa ating buhay, ito na po ang ibabahagi natin sa ating kapwa. Hindi po ba? Pag ito na po ang napuno sa ating buhay, ito na po ang ibabahagi natin. Kasi po, kung babalik po tayo dun sa una, pag pinuno po natin yung sarili natin ng mali ng ibang tao, hindi na po natin makikita ang ating sarili. Hindi po natin makikita kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Kaya yan po ang panawagan ngayong Lenten season. Baligtarin na po natin. Sa halip na mag-focus po tayo sa mali ng ibang tao, ang tingin po natin ay sa ating sarili na po. Hindi po ba? Sa ating sarili na, kung paano ba kumikilos ang Diyos sa ating buhay, kung paano ba tayo minamahal ng Diyos sa ating buhay, yan na po ang punuin natin sa ating buhay po. Punuin natin ang ating sarili ng pagmamahal ng Diyos, ng kanyang kapatawaran at ng kanyang kabutihan. At nang sa gayon po, pag ito po ang napuno sa ating buhay, yan na po ang maibahagi natin sa ating kapwa.